bakit merong taong napaka-judgmental? Bakit ba naging ugali na natin ngayon ang maghusga? At nag-i-enjoy ba kayong naghuhusga ng iba? Kapuka na lang ng paghuhusga ng mga tao pag kinakasal daw ang isang couple, ang mag-irog. Ano daw ang comment ng mga marites sa mga kinakasal? Yung iba, sinasabi nila, ay, bakit civil lang? Dapat ing grande na. Minsan ka lang ikakasal. Pero meron din magko-comment. Sabi niya, naku, napaka-ing grande naman ang kasal. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Sana sinave na lang nila yung pera nila. Di po ba? Merong iba, sinasabi nila, ang taba-taba naman ng bride, sana nag-diet muna. Pero pagpayat naman, hinuhusgan din. Sinasabi, parang may sakit yung bride. Sana kumain-kain naman ng konti para gumanda-ganda yung kanyang picture sa wedding day. Meron ding iba, sinasabi nila, magpapakasal pa? Pagkatapos, maghihiwalay din yan, tingnan mo. Meron naman iba, sinasabi, nagpapakasal lang yan dahil nabuntis. At pag sa reception na, sinasabi, ang tagal naman. Ano ba yan? Meron pang program? Buksan nyo na yung buffet, nagugutom na kami. Pero pag walang program, nagre-reklamo din. Ay, walang dating. Alam mo, mas maganda yung kasal ng aking pinsan. May sayawan. Pagkatapos may litsyon pa. Meron mga iba nagre-reklamo. Ano ba naman yan? Nakakaitim yung motif. Pero meron din mga iba. Sinasabi, ang arte-arte naman. Hindi ba pwedeng kami na lang pumili ng susuotin? Pag malapit yung handaan, hinuhusgahan. Ay, diyan lang yung handaan. Pero pag malayo naman ang handaan, nagre-reklamo din. Ang layo naman ng reception. Gutom na kami. Yan ang malungkot na kwento. You can never satisfy everybody. You can never please everybody. And why is that? Because whatever you do, people will always judge you. Amen? Ano yung kasabihan? Damn if you do, damn if you don't. Palagi kang magiging mali sa mata ng ibang tao, anuman ang gawin mo. Kaya, ang tanong, anong magandang gawin? E di gawin mo yung sa tingin mong tama. Gawin mo yung sa tingin mong makakapagpabuti sa iyo. Gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Ikaw, yung sa iyo. Because you may please other people, but other people will remain unsatisfied. They will still judge you. Pabayaan mo
yung mga naghuhusga. At ito po yung tandaan nyo. Yung mga taong mapaghusga, pinapakilala lang nila kung sino sila. Judging other people does not reveal who they are. When you judge other people, you reveal who you are. And who is the judgmental person? That is the question. Sino ang mapaghusgang tao? Yan ang taong maingitin. Yan ang taong hindi masaya sa kanyang buhay. Yan yung taong hindi kontento sa kanyang pamumuhay. Because remember this, if somebody is happy with themselves, if somebody is enjoying their life, kung ang isang tao kontento sa buhay niya, wala silang panahon, wala silang oras para tignan yung pagkakamali. Wala silang oras para tignan yung kulang ng ibang tao. Wala silang panahon para tignan yung imperfection ng buhay ng ibang tao. Yan yung tandaan nyo. Pinapakilala ng mga mapaghusgang tao kung sino sila. Sila'y mga taong hindi masaya, malungkot, miserable, mga inggitin. Kaya anong kailangan nating gawin sa kanila? More than ignoring their opinion, more than ignoring their judgment, sabi ng ating Panginoon, do not judge them. But instead, we try to understand them. Pray for them. Pagdasal mo mga taong ito, kawawa sila. Huwag mo silang huhusgahan. Kasi malungkot na nga yung buhay nila. Huwag mo nang dadagdagan yung masama na nararanasan nila. Ang kailangan nila, awa. Ang kailangan nila, bendisyon at grasya sa Diyos. Pagdasal mo, punuin sila ng bendisyon at grasya ng Diyos para tumigil sila sa kanilang paghuhusga. Pray for their happiness. Pray for their peace. Pray for their contentment. Because if they would not experience peace, if they would not experience, they will not experience happiness in their life, they will continue this bad habit of judging, criticizing other people. That is the only solution to help judgmental people. Huwag mo silang aawain. And do not pray for their misfortune. Huwag mo pagdadasal na malasin sila sa buhay. Malas na nga sila eh. Malas na nga yung nararanasan nila eh. Ang kailangan ng mga yan, pagmamahal. Ang kailangan ng mga yan, grasya at bendisyon sa Diyos. We are also invited to evaluate ourselves. Suriin ang ating mga sarili. Tingnan niyo po yung ugali niyo. Baka nagiging judgmental ka na rin sa ibang tao. Yan din yung sinasabi ni Jesus.
Look at your eye. Look at yourself. Baka may muta ka. Bago mo tignan yung muta, yung dumi sa ibang tao, alam mo na, pag ikaw ay naghuhusga sa iba, anong ibig sabihin? Yan ay tanda na hindi ka masaya sa iyong buhay. Yan ang tanda, hindi ka kontento sa iyong buhay. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung problema mo ngayon sa iyong buhay? San ba merong kulang ngayon sa iyong buhay? Bakit hindi ka masaya? At ipagdasal mo yan sa Diyos. If you're happy with your life, if you're contented, remember, you will never have time judging other people. So, let us always thank God for the many blessings and graces that we receive in our life. Remember this, there is always something to thank the Lord for. There's something always good in our life to celebrate and be happy for. Focus on that. Yun yung tignan mo. At mawawala yung ugali ng paghuhusga at paglalait sa iba. Amen? Lord, help us to focus on our blessings. Help us that we may celebrate this life that you have given us. And we ask you to bless judgmental people because we now know they are miserable people. They are unhappy people. This we ask through Christ our Lord. Amen.